Welcome back to my YouTube channel, Nel Agmangs TV. Yeah, our vlog for today is tungkol ito sa kanyang wheelchair. Ipapakita ko po sa inyo ang kanyang wheelchair at i-discuss ko po sa inyo kung paano siya gamitin. At hindi siya ordinaryong wheelchair na nakikita lang natin kung saan-saan. Parang kumbaga ay special ito. Special ito para kay Lola dahil nga sa kondisyon ni Lola ay overweight siya at saka marami ng mga hindi dapat na kayang gawin katulad ng pagpapaligo sa kanya. Mga kamahalan, mga kaagmang sa isang vlog ko, no? Pinakita ko sa inyo kung paano ko siya paliguan. Hindi na siya tulad ng iba na Lola na or na kaya pang talagang maglakad, no? Siya po kasi ay hindi na nakakapaglakad. At isa pa, medyo may kabigatan, no? Overweight. So, kaya ito yung klase ng kanyang wheelchair na pwede siyang paliguan. Hindi siya katulad ng ordinaryong wheelchair lang na itulak mo lang na ganun. Kahit din ang kanyang mga brake, ang kanyang mga pyesa ay kakaiba, kumbaga solid dahil nga yun nga yung weight ni Lula is hindi siya normal katulad ng mga inaalagaan natin na matanda na 40 kilos, 50 kilos, no? Si Lula po ay more than 50, nasa 68 or 69 kilos siya, kilo. Ganun siya kabigat. Kaya naman yung kanyang wheelchair ay talagang kailangan na matibay at magiging comfortable siya. Kasi araw-araw niyang ginagamit yan. Minsan, nagtutur kami, namamasyal. Kailangan maging comfortable talaga siya. Ano? Ayun, didiscuss ko sa inyo kung anong klase itong wheelchair ni Lula, no? At sa mga bago pa lang po dito sa pag-aalaga ng matanda, kung kayo po yung sakaling may ganitong na alaga na tapos ang wheelchair niya ay hindi siya komportable, pwede nyo i-suggest ito sa amo nyo na ganito ang kanyang magiging wheelchair para siya ay magiging komportable at mapayapa ang kanyang kalagayan sa araw-araw. At saka isa pa, sa nag-aalaga ay magiging maayos din. Siyempre, kumbaga kung hindi maayos ang sitwasyon ni Lula sa kanyang wheelchair, ang taga-alaga po dyan ang mamumroblema. No, ang mamumroblema na baka isang araw ay maaksidente, lalo na pag tinutulak natin sa mga highway, hindi mo rin masabi, di ba? At kung magkakaroon ng abala ba. No? Ito, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin, itong wheelchair na ito ni Lula. Tara! Yun mga kagmams, ito ipapakita ko sa inyo, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kakaiba siya. Dahil kapag pinaupo po natin si Lola dito at sakali at ilalagay natin yung kanyang holder. Ito mga kagmams, no? Mga kumalan. Kapag ilalagay na natin ito sa kanyang hita, sa igaganya natin, ito po ay binababa po natin. Pwede po siyang ibaba. Ayan po. Ngayon, kapag okay na, pwede na po natin siyang itas. Pipindutin lang po natin. Ipupush lang po natin ito. Pushing pull ito. Gaganyan lang po natin. Ayan. Ayan. Okay na. No? Ganun din po sa pagtanggal na to. Ibababa lang rin daw. Ibababa rin po ito. Itong kanyang harang na ito. Ano? Para hindi siya. Kumbaga kasi ito mga pyesa ni Lola na ito. Ay talagang kumpagay sinadya talaga ito na nagbebend kasi nga para mapadali ang kanyang
pag-upo at magiging komportable siya sa kanyang sitwasyon. Ayun, mga kaagmang, salam. At ang pangalawa ko kung ipapakita sa inyo ay yung kanyang upuan, no? Ito, nilalagyan ko siya ng sabin kasi para hindi umano yung kanyang puwet, no? Ayan, itong kanyang sapin po niyan ay natatanggal po yan. At meron po yung needle. Hinahanginan po ito kapag siya ay sumingaw na. Bumbahan natin, meron po siyang pangbumba. No, kasama po yan sa pagpili, meron po siyang bumba. At lagyan natin ng hangin yung kayang upuan ni Lula na hindi siya masaktan, no? Hindi siya magkaroon ng rashes. Kasi mga kamahalan, mga kaagmans, malalaman mo naman si Lula kapag hindi siya komportable sa ganitong upuan, ay nagkakaroon ng rashes yung kanyang puwet. Nagagasgas, no? Kapag okay naman at komportable siya, ay walang damage. Hindi siya magkakasugat. So mga kaagmans, ipapakita ko pa sa inyo ang isang upuan niya, no? Mayroon siyang, igaganyan ko ha. Meron siyang patigas na plywood, no? Para ito ay hindi siya masyadong mabutas. Kasi kapag ano, mga kamahalan, pwede hindi siyang mabutas dahil nga sa sobrang bigat ni Lula kapag pag ganun-ganun, lalo sa malubak ang daanan, no? Kaya nilagyan natin. Kaya may kasama itong plywood na saktong-sakto lang din sa kanya. No, ang paglagay na ito ay ganyan. Nakabalagbag. No, at nasa harap ito. Ayan mga kamahalan, mga kaagmangs. Tapos yung patungan ni Lula ay natatanggal din yan. Pwede rin siyang linisan. No? No? Medyo marumi na. Ayan mga kamahalan. Ganyan po ang ano ni Lula. No? Meron siyang patungan ng paa para magiging komportable. No, at ilagay naman ay madali lang yan. Nakaganyan lang. Yan, nakaganyan lang yan mga kamahalan. Napakadali. Easy. Easy lang yan mga kamahalan. Pwede siyang tanggalin. Pwede siyang tanggalin. Parang belt lang naman yan. Na natatanggal. Ano? Igaganon lang natin sa likod. Ayan mga kamahalan. Mahalan, mamaya ko na ayusin. At ayan mga kamahalan, mga kagmans, dadako naman tayo kung paano natin paniliguan si Lula. Ganito yan. Ganito yan mga kamahalan, kapag paliguan natin si Lula, siyempre, ibaba natin para makita niyo yung apakan. Ito mga kamahalan, mga kagmans, itong kanyang brake, meron siyang brake, ayan. Ibababa muna natin yan, ilalagay sa brake, bago natin ipapahiga. Pipigayin natin ito, parang clutch, pipigayin natin itong kanan at kaliwa. Isasabay natin, ano, ayan, kaganyan. Kaganyan, hinihiga siya, ayan. Ganyan po natin siya paliguan, no? Doon sa mga dati kong video ay makikita natin na ganyan yung aking ginawa, no? Pinatuwad. At pag binalik naman natin siya, ganyan. Igayin natin ulit ito puti, no? Bago i-ganyan. Balik din siya sa normal. Pagkatapos mga kamahalan, mga kagmans, kapag gusto natin sila siyang palakarin, angat lang natin yung brake. Ayan. No? Ngayon mga kamahalan, meron akong ipapakita sa inyo. Kapag gusto natin siyang iliko ng madalian, kung medyo masikip ang daanan, liko-liko natin. Ganyan. Ito po ay meron siyang dalawang gulong na maliit pa na alalay. Ganon. No, katulad niya, iliko natin. Ganyan. Ganon lang mga kamahalan, mga kagmans, no? Ayun mga kamahalan, mga kagmangs, at siyempre meron din siyang sandalan. Meron din siyang sandalan kung saan siya magiging komportable. Kaya kung kami ay magsha-shopping,
kung kami ay mag gagala, no, pwede namin siyang pahigain dito. Nakahiga lang siya. Pwedeng-pwede. Kasi okay naman yung kanyang upuan na ito, no. At kapag sumingaw yan, nawala na ng hangin, meron naman siyang pambumba. Yung kagaya sa pambumba sa lobo. Ayun, ganun lang. No, napakadali lang mga kamahalan, mga kagmangs. At ito lang mga kamahalan, mga kagmangs. Ito lang ang ingatan natin kapag naglalakad tayo sa, tinutulak natin si Lula sa mga rough road. Yung medyo malubak-lubak ang daan. Ano, wag paunahan. Wag sa unahan ang anhi natin, magtsatsaga tayo na hilahin natin siya na nakaganyan, nakatalikod. Para itong gulong ang nasa unahan, na naunang umapak. Kasi, mga kamahalan, mga kagmangs, maliit kasi itong gulong niya na ito sa harapan. Baka may tendency siyang tumuwad, madisgrasya. Lalo na sa mga paakyat, mga kamahalan, ano? Mga paakyat, mga pababa, no? Sa, dapat yan may alalay. Lalo na sa mga pababa, ang daan ay medyo matarik, pababa. Ang hila natin, kamahalan, ay ito, nakabaliktad siya, nakatalikod. Ganyan ang hila natin dapat, ganyan. Kasi kapag sa unahan, baka may tendensing tumaob si Lula dahil nga itong gulong niya ay maliit, no? Unlike siya dun sa mga wheelchair na nakikita natin na parehas na malalaking gulong na dalawa. Ano? Dalawang gulong lang siya. Ano? Ipapakita ko sa inyo mamaya ang sample na dalawa lang ang gulong. Ito kasi ang gulong ni Lula, pansinin ninyo, ay apat. Apat, tapos meron pa siyang alalay na maliit. No? Ito. Meron pa siyang alalay na maliit na itong dalawa na ito. Parang pag lumiko siya, ganyan, apakan lang natin. Ganon, no? Liko. Tapos, meron din siyang brake. Ayan. Brake. Ito mga kamahalan, ito ang ingatan natin, no? Kapag, dapat kapag tinutulak natin si Lula, dito. Dito para safe sa ganito. Kasi baka mamaya madisgrasyang makalabit natin ito. Baka tumuwad si Lula. Madisgrasya. Pero okay naman, basta yung mindset nyo lang is ready talaga na ganyan lang ang hawak. Wag ganyan kasi delikado, no? Kapag tinutulak natin si Lula, yan ganyan. Ayun mga kamahalan, ito lagyanan niya ng pera. Diyan. At ito, no? Diniscuss natin, ito yung kanyang pababa, akyat, no? Ganyan. Oh, ganyan. Bumababa. Tapos akyat natin. Oh, ganoon. Bale, dalawa yan eh. Dalawang part yan eh. Isang medyo mababa. Oh, ito mo, hindi siya pantay, di ba? Hindi siya pantay. At kung gusto nyo naman na mataas, ayan, akyat natin ganun. Ito yung kanyang normal na ano. Oh, yun. Okay na, mga kamahalan, mga kagmangs, mga kababayan kong minamahal. At muli, no? Meron naman akong na-share sa inyo na isa sa mga materialis na ginagamit ng aking lola. Tapos pag mga halimbawa ganyan yung inaalagaan ng mga matatanda na overweight, eh pwede nyo isuggest yan sa inyong employer na mas ganyan, magiging comfortable siya, no? Siguro, tansya ko, medyo may kamahalan. Ito pa mga kamahalan, mga kagmangs, isa pa ito sa napaka-advantage, no? Kapag siya ay kumakain, pwede siyang ganyan. No? Pwede. Na, pwede siyang lagyan ng kanyang lamesa. Kaya talagang napaka-importable talaga ni Lola sa ganito na wheelchair. No? Pwede siya, napaka-easy. Ayan. No, napaka-easy. Pwede siyang lagyan ng table. Kapag siya ay kumakain, dinodorprasan, pinahilamusan ko, no? Dito ilagay kong planggana. Diba? Napakaganda, napakagaling. At easy. Ayun, mga kamahalan, salamat sa muli niyong pagsama sa akin sa ibinahagi ko na isang kagamitan ni Lola na wheelchair.
sa mga kababayan ko dyan na gustong pumunta dito sa Taiwan, at kung sakali may ganito kayong wheelchair, ay yun, nakapagbigay ako sa inyo ng information, no? At para kahit papaano ay nakatulong sa inyo. Ayun mga kamahalan, mga kagmangs, muli po ako nagpapasalamat sa pagsama nyo ngayon. Ngayong araw na ito, dahil meron na naman tayong ipinahagi para sa ating mga kababayan, sa ating mga supporters na nag-aabang sa mga update natin, no? Maraming thank you sa inyo. At syempre sa aking mga ka-team Mariposa, sa mga solid supporters ng Neil Agmangs TV, maraming salamat sa inyo. Gusto ko lang pasalamatan ang ating founder na nagtatag ng ating team na si Mami Brenda Jocotera, at si co-founder na si Kababs Oragon TV. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, at sa mga kapwa ko admin at members na sa mga bago lang, huwag po kayong mawala ng pag-asa, mag-i-active lang po kayo. Dito po kasi sa ating samahan ay brotherhood, sisterhood, talaga nagtutulungan tayo, no?